Okay, good morning mga ka-YouTube. This is an update of the kamatis na natanim. First week of January 2021, January 2. Ito na sila, January 9. Okay. Five na kamatis na seedlings. Sobrang laki na nila. Okay. Another 5 seedlings. Magandang sibol. Ito yung nandun sa wicking bed areas. Okay. We had a little accident here. Ito, binengkong ng pusa. At maganda pa rin naman. Malaki na sila. Aquaponics area. Medyo mas maliit ng konti. Siyempre, nasaktan kasi yung roots during the time of transition. Tsaka mas mababaw yung pagka-plant nito. Okay. Leaves are green and healthy. Okay. Sa aquaponics area, kasama niya ang mas malaki na ngayon ng sayote. Yung isa nakatago eh. Medyo lighter yung color ng leaves niya, tatamaan ng araw. Lalong mas maliit sa rooftop aquaponic area at nire-repair kasi medyo nagkaroon ng avaria. Ito yung mga bagong tomatoes. Hopefully, they will catch up soon. Maliit pa rin sila. Medyo mas lighter ang color as compared to the other tomatoes. Apat dito. Yung mga hindi nagka-aberya, mas maganda ang tubo. Nakahalo-halo na lahat. Siyempre, harvest na rin ako na. Yan. Mga aking kamatis. Harvest na rin ako ng mga kamatis ko. Cherry tomatoes for breakfast. Of course, gagawin pa rin natin. Yun. Lumalaki na rin ang mga lettuce. Harvestan ko ulit yung mga spring onions and they still are doing well. The basils are doing great. Kulang lang ng konting micronutrients. Medyo dumidilaw ng konti yung mga leaves nila. Dadagdag siguro mo yun. Binago kasi yung aquarium ulit sa filter area niya. And of course, the lettuces are doing great also. Spring onions. Kahit na linggo-linggo ka mag-harvest, meron kang maukuha. No matter kung gaano kaliit yung na-harvest, still a blessing. Maka-harvest tayo na kamatis. Medyo marami na. Okay? Update ko mamaya gaano kalami yung makukuha natin na kamatis. Pang-breakfast na lang.